maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang umisipo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka yung tayumangge. Ito po yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po si Casendo o si Angelio Rosendo Soto, ang chairman ng SINAG, Samahan ng Industriya ng Agrikultura, at ang atalubhasang veterinaryo na si Dr. Tosi De Leon. Ayan. Good afternoon po. Good afternoon. Magandang araw sa inyong dalawa, mga kasama, at saka sa ating mga viewers. Ayan. Noong nakaraan, nag-send ako sa inyo ng screenshot. Eh, parami na po ng parami ang mga nanonood sa atin. Nakakatuwa. Sana magtuloy-tuloy ng makatulong tayo sa mga magsasaka. Oo. At maraming gustong pumasok ng agri ngayon. Marami sa Alamina kung ano ang pwedeng pasukan. Opo. Alam mo, Casendo, Amy, nung ako'y bata, pag sinabing magsasaka, ang nasa isip ko lang, nagtatanim ng palay. Hindi pala. Ang pagsasaka pala, pwedeng nasa plant, pwedeng nasa livestock. Malaki pala ang scope ng salitang magsasaka. Kasi akala ko talaga din, pag nagtanim, yun yung magsasaka. Magpalay din. Pero nung nandito na ako sa ating show, nalaman ko na ang pagiging yung may palaisdaan ka, yung meron kang mga manukan. Kasama pa rin pala yan din sa term na magsasaka, yung mga kalabaw. Kaya yung magsasaka, hindi sabihin yung pwedeng iba-ibang klase na crop. Ano ba sa Tagalog ang farmer? Ano ba sa Tagalog ang farmer? Magsasaka din eh. Magsasaka. Magtatanim. Ganon. Hindi yata magsasaka farmer eh, di ba? Oo. Sige. Kaya nga. Pero ito, di ba sabi ko nga, ang dami na nating mga viewers ngayon. Dahil po yan, online tayo eh. Pero ito eh, nabasa ko po, ang ating Department of Agriculture at DTI, nag-team up din, ginamit na rin po ang teknolohiya, advanced technology. Ito nga yung Deliver-E. Deliver-E. Yung Deliver-E daw po, parang online palengke. Para daw to, wala ng middleman. Yun po ang aking nabasa. O paano, Amy, paano yung kunwari, may order akong isang, hindi pala kinikilong upo, no? Isang upo, at saka 1/4 na sili, at saka gusto ko ng isang kilong yempo. Paano di-deliver yun? Alam ko, Dok, magsa-sign up ka. Oh. Tapos, sila, doon na nila ipaprocess. Actually, hindi ko pa ito natatry yan. Next time, susubukan ko talaga. Pero, nakalagay doon, magsa-sign up ka, and merong mga miyembro ng kooperatiba, sa kanila magagaling yung mga farm-to-market. Tapos, sila na bahaya sa shipping, lahat po. So, inaabangan ko pa kung ano yung mga progress na kayari dito sa bagong programa ng DA and DTI. Yeah. Kasi yung mga nasa Metro Manila, for example, paano nila maano yung mga magsasaka, di ba? Nasa province yung mga magsasaka. So, paano yung communication? Paano yung delivery, di ba? Hindi lang yun, Casendo, Amy, no? Maraming loophole yan. Hindi katulad ng halimbawa, may gusto mo magpa-deliver ng halimbawa ng CP o
kung ano man bagay, isang item lang eh. Itong sa ating sa agriculture, halimbawa may order kang isang kilong laman na baboy, o eh puro taba naman ibinigay sa'yo. O kaya may order kang isang kilong talong, o eh puro lanta naman ang talong. Paano natin ibabase yan, di ba? Dahil yung freshness, may garantiya ba yan? Hindi ka tulad ng mga iba na in-order natin. Let's say, order ka ng cellphone, two-way radio. SS na yan. Pag gumana, SS na yan. Yun na yun, di ba? Opo. Kaya ka ito, magandang bantayan din natin itong sinasabi nilang delivery. Kasi maganda tong programa, pero syempre, hindi natin ma-implement ba ito ng maayos? At kung tama po ba yung sistema na gagamitin dito? Yeah. Yung katiwa, ano eh, for the past... I think programa ng BNL for the past 10 years, more than. Up to now, wala pa rin. Hindi pa rin ganun ka-effective ano, yung programa na yun. So, titignan natin itong bagong programa nila kung maging effective. Opo. Kung tutuusin, kung ito mapapa-implement ng maayos, eh, maganda po itong hakbang para mabawasan po, alam nyo naman, pali na nakakausap natin, yung middleman, eh, mas malaki pa ang kinikita doon talaga sa nagtatanim. So, tama ka, Amy. Eh, medyo maganda to para sa ating mga magtataka. Tama ka. Eh, sa industriya ng pagra-rabbit eh, nagbenta ka ng 500, na ibebenta nila ng 1,000, edi isa yung binenta kong 500, kumain sa akin, samantalang siya, laway lang. Diba? Laway lang nga ang puhunan, Dokso. Sige, yung mayaman. Amy, Sendo, kung nagawa yung farm to market road, tama na gawin yung link of the consumer to the farmer. May kasabihan yung farm to pork. Sa farm hanggang sa kutsara. Oh. Oh. Ina farm to table ah, farm to fork na. Oh, ready to eat to fork na. Oh. Dire-diretso na. Ano yung mga bago na nababalitaan natin sa tabi-tabi sa larangan po ng agrikultura. Pero ngayong araw po, eh ito naman naku matutuwa ang ating mga plantito at plantita sa ating episode ngayon. Bakit, Amy? Bakit? Ano ba yan? Ano yan? Eh, kasi po ngayon, pag-aaralan po natin ang ornamental planting. Ah, okay. Ayan. So, yung mga halaman po, paano ba ito inaalagaan? Iba-ibang treatment po ba? Pati po yung grafting, Kasendo? Yung fig, no? Yung galing Morocco. May green up ako rito eh. Na pwede nang ano iwalayin no kasi may ugat lalabas yun eh di ba tapos puputulin mo na so may ginawa rin ako rito yung pala itong fig pwedeng i-graft no so mas mabilis kaysa yung ipuputol mo tapos bago ibabad sa tubig tapos itanim mas maganda yung grafting na lang. Akala ko yung pag sinabi mong grafting sa medical sa science namin sa medical man akala ko yung bone grafting, skin grafting, pati pala sa halaman may grafting din. Opo. Ayan doc, meron talaga may grafting at mas uunawaan pa natin 'yan sa ating pagbabalik. Ito po ang agree ako diyan. Babalik po ang agree ako dyan. Sabi namin kanina, pag-uusapan natin ang ornamental planting at grafting. So, Kasendo, Doc Sosie, meron po tayong makakasama. At ito nga po makakasama natin ay dati po siyang kabilang sa corporate world at pinili po niya maging housewife. Ngayon po ay kumikita sa kanilang bakuran. Siya din po ay graduate ng architecture sa Nueva Ecija University of Science and Technology noong 2002. Siya po ang aking tita, si Miss Eloisa Suligam. Ayan po. Hello po. Magandang buhay po, Doc Sosie, Kasendo, yeah. And Miss Amy. Ayan. Apo. So, simulan po natin ang tanungan. Sige, ako na magtatanong ha. Ayan.
Hindi ako ganong mahilig sa halaman, pero yung mga plantita na yan eh, di ba craze lang yan o may future dyan yung mag-i-invest ng mga ganyang grafting? Di ba kwan lang yan, craze lang yan? Ah, kwan po. Bali, nag-start po ako is 2013 as collector lang. Ngayon, di hanggang 2015 po, nakita ko yung demand kasi nakita ko na maraming nagagandahan sa mga bulaklak, especially po yung mga kwan, mga imported. Ah, okay. Ngayon, opo. Eh, ang una po pong pinagkaabalahan is yung adenium. Ang mga una ko pong mga collection is yung mga grafted na galing ng Thailand. Parang ginawa ko po silang mga mother plants. Then nakita ko po yung demand niya na kahit hindi ako nagbebenta, maraming pumupunta sa bahay na gusto kong bumili. Ganun po. Ngayon then, as a collector, nag-aral po akong mag-graft ng mga, meron po kasing mga rootstock. Yung mga ordinary kalachuchi po dito sa atin, pwede pong i-graft ng mga imported galing Thailand, mga Scion po. So sabi ko, total, mahilig na rin lang ako sa bulaklak, gagawin ko na siyang business. So 2015 po, nag-start akong magbenta. Marami na rin po akong naipon na mga mother plant that time. So nagbumili po ako ng rootstock. Then naggraft po ako sa kwan po. 'Yun pong rootstock, bali nabibili po namin ng 80 pesos per bulb. Ganito po siya kalaki. Po. Ganyan po siya kalaki. 80 pesos po siya. Ang size po niya is large to XL. Ngayon po, ang bentahan naman po ng Scion natin is 75 pesos to 100 pesos. Makakapag-graft po kayo ng mga 10 pieces to 15 pieces up. Ngayon po, ang pagka po after mga 2 months, pwede nyo na po siyang ibenta. So, 2 months po, ibebenta nyo na siya. Nagkakahalaga po siya ng, yung mga large sizes po, nagkakahalaga ng 500 pesos up ang isa. Uy, 5 times na yun ah. Yeah. Ilang buwan yun? Ilang buwan? 2 months lang po. More or less 2 months. Opo, napakaganda po ng... Napakaganda pong kwan, nasa bahay lang kayo. Napakadali rin pong mag-graft. Yung local natin na puno, di ba? Tapos ilalagay mo yung galing sa ibang bansa, no? Ipag-graft mo doon. Opo. Ang purpose nun is... ang purpose ba nun is para maiwasan yung mga sakit? Or anong purpose natin? Bakit hindi na lang yung galis itanim na lang natin? Anong purpose ng grafting natin? Kasi po, yung pong mga nanggagaling natin sa ibang bansa, mga hybrid na po siya. Dito po sa atin, ang kulay ng kalachuchi is pink, white, red, single layer petals. Ngayon po, pagka po yung mga galing Thailand, mga multiple petals na po siya. Mga triple layer petals na po. Merong kulay peach, merong kulay orange, may white, pero marami po siyang petals. Unlike po dito sa atin na puro pink lang po at saka yung mga ordinary. Kaya po, ina-advise po na mas magandang i-graft po sa mga ordinary natin dito yung mga hybrid po. Kasi pagka po yung, kunyari po, yung cuttings, sa cuttings naman po, hindi natin makukuha yung desired na bulb. Yung bulb po na to. Hindi po natin makukuha yan. Puro roots lang po ang
susulpot doon sa pinakakwan niya. Pagka po seed grown, yung pong galing sa buto, bibilog po siya. Mas mukha po siyang bonsai. Ah. Tita Yang bang ano, pagpasok mo diyan, sabi mo kasi nagsimula ka 2015. Tapos ngayon 2020, parang kasi parang mas tumaas yata yung demand ngayong 2020 compare nung 2015. Tama ba ako? Oo. Mas maraming kasi yung iba mas gusto nilang kumuha ng imported kesa bumili ng Scion. Pero ina-advise ko kung may sa mga newbie na mas mabuti na bumili muna ng mga Scion na pang-graft sa mga ordinary natin kesa bumili ng mga imported na mother plant. Pero kung matagal ka na, mas maganda na bumili ka ng mother plant mo kasi mas marami kang makukuhang stem doon. Ibig ba sabihin na mama, no? Tita na rin natatawag ko sa iyo. Okay. Sige po, okay lang po. Tita, layman's term dahil hindi ko linya yan, no, ha? Ibig sabihin may puno, may ugat, may puno, tapos susugatan mo, ikakabit mo, igagrap mo. Iba na yung tutubo, ganun ba? Opo. Yun pong ikakabit natin doon sa local na kalachuchi is yun po yung mga flower niya is mga para pong rose. Amy, Kasendo, di nasira na yung kasabihan na kung ano ang puno, siya ang bunga. Wala naman yun yun, dahil grafting na eh. Tama ba? Hindi po. Mamumunga pa rin po siya. Okay. Pero iba na. Yung... Oh. Iba na, iba na. Hybrid na kasi, Doc. Ganyan tayo. Okay, okay. Pero alam ko, Doc, ano eh, minsan kasi, yung mga plant ng ibang bansa, hindi madaling ano, madaling matamaan ng sakit, no? Na yung ugat kasi, yung ugat, yung mga local na tanim natin dito, mas matibay. So minsan, grinagraft din nila yun para at least eh, hindi matamaan ng mga sakit ng yung mga bacteria diseases na meron dito kasi yung mga ibang plant natin dito, mas matibay. Disadvantage din po ng mga hybrid natin is yung mas prone po sila sa fungus. Kaya po ang minsan ang kailangan may mga nets or mga plastics ganun po. Kaya po kwan. Yun po. Recommended po na kailangan may nets po siya. May nagsa-sunburn din po kasi sila. Eloisa, tanong ko lang. Noong nahihilig ka na talagang gusto mo na talaga diyan. May seminar ba niyan mga grafting at saan? Meron din naman po. Kaya lang, depende po sa kunyari po may magre-request ng kwan. Kunyari po ako, pwede po akong magpa-seminar. Pwede lang din pong kwan. Sa mga kwan po, mga fair, meron din silang seminar. Kaya lang, ire-request po. Pero ikaw, tita, personally, saan ka natutong mag-grafting? Natuto lang ako sa kwan, sa mga friends, sa mga group, sa YouTube, ganon. Tapos, graph lang ng graph. Kasabi nga, Kwan, practice makes perfect. Kaya, Kwan, dati noon, una kong graph noon, out of 10, isa lang nabuhay. May time naman, like summer, halos perfect yon. Yun ang pinaka-ideal na time para mag-grafting ang summer. Paano pagka ganitong tag-ulan? Anong ginagawa mo? Pag ganitong tag-ulan, pag summer, nakatanim. Nakatanim yung rootstock ko. Then, pagka ganitong maulan, uprooted. Wala siyang lupa. Katulad nito. Yan. Ito. Pwede na siya i-graft. Kahit hindi siya nakatanim. Hindi masisira yung halaman dyan? Hindi. Kahit na 1 to 2 months, okay pa rin to. Mas panat siya, mas magandang i-graft, mas mataas yung chance na magiging successful ang graft. Oh.
Kasendo, kaya ba yan dun sa fig tree mo? Uprooted? Walang lupa. Ganun pala yun. Pwede pala yan. Mas much, mataas yung chance niya na mabuhay kesa yung may lupa. Opo. Tatalo naman ako dito sa iyong ano, ornamental plants, maliban sa grafting. Eto po, ano-anong mga halaman ang meron ka dyan? Iba-iba. Merong aglonema, merong monstera, crotons yung San Francisco, pero mga hybrid siya. Kasi yun ang uso ngayon. Oo. Pagka hindi ma bili ang kalachuchi, pero kasi ngayon talagang kulang na kulang ang supply ng rootstock. Kaya nakahinto ako sa kwan kasi wala akong mabili. Naubos yung supply last summer. So sobrang dami ng demand. Halos hinihintay pa namin bawat mga nagha-harvest ng rootstock. Eloisa, anong mabilis sa iyong halaman? Asa ngayon po, mga dahon-dahon. Fast break. Ha? Dahon-dahon po. Mga dahon-dahon ang mabili. Anong dahon-dahon? O mga pangalan. ganito sample po. Sample na mga ako. Pakita mo nga yung sample ng dahon-dahon. Ayan po, mga monster. Ganyan. Ayan. Oh, mga monster. Opo, ayan po. Totoo ba, Eloisa, na meron daw na halaman na noon eh hindi pinapansin? Ngayon eh, 1,000 na ang halaga dahil nauso yung plantitang yan? Ay, opo. Halos noon ang mga binili lang namin sa mga ganun, 150, 300, ngayon po, 1,000 na. Anong halaman nila? Opo. Ano yung tawag dun sa halaman? Yung mga kwan, yun like yung monstera, magkano lang ang monstera dati? Mabibili mo lang siya ng 500 to 700, ngayon 2,500. Pinakamababa pa yon ha. Dahil sa sobrang demand, yung mga nandito sa atin wala na. Wala na, kaya ang nangyayari, nag-i-import na tayo from Thailand. Kasi wala nang mabili rito, lalo na nung nag-lockdown. Grabe. Ubusan ng halaman. Pero bakit kaya? Maraming ano, maraming nasa bahay at walang ginagawa. Kaya gusto ko. Opo. Opo. Igilig na lang. Curious ako bakit eh. Biglang naging in-demand dito, dumami plantito, dumami plantita. Doc Sosi, tsaka Emmy, yung ano no, I think yung plant eh, ano rin, dapat yung i-graft mo. Dapat parehong pamilya ng pamilya. Kasi kung hindi, mahirap mabuhay. Kagaya yung sa, ano, sa fig, yung sinasabi ko. Dito sa atin, yung local fig natin, yung oplas, alam ba ninyo, yung mga bako ng bata tayo, yung dahon nila, ginagawa parang liha. No? Oplas tawag yun eh. Yun, yung fig na galing sa abroad, pwede mong i-graft doon. Kasi matibay yung roots doon. Matibay, hindi masyadong pinatamaan ng sakit. Kaya i-graft mo yun. Para at least, yung lalabas doon, yung imported na fruits. Pero yung ugat mo, matibay. Opo, tama po. Ngayon, hindi kaya Kasendo, ikaw naman eh, nandyan sa nasa watch list yung ginagawa mo, kung tama ba yung tayo nagbabantay sa mga importation. Yan ba yung nare-regulate ng gusto lahat na pumapasok na nanggagaling sa ibang bansa? Dahil may mga sakit din naman ang mga halaman ng ibang bansa, tama ba? May ano eh. Kailangan kumuha ng permit sa toplang industry. Last time pumunta ako sa Taiwan, nakakuha ko ng permit eh. Pero ang problema, doon sa Taiwan naman, ayaw ipalabas yung mga may ano na yung mga tanim nila doon. So mahirap din makauwi no kasi may permit ka rito sa ating bansa, doon naman ayaw ipalabas. so dapat siguro coordination with the government doon
para at least eh, maayos muna before mabili ka dun sa lugar nila para madala rito sa atin. Mahirap pala mag ano no, pagka bumili ka sa abroad ng imported, dadaan mo sa ano. Kwan nga, minsan nakausap ko yung supplier namin. Ngayon, sabi nila, pagpunta mo ng Thailand, kailangan meron ka ng dalang papel na nanggaling dito sa BPI. Para pagdating mo doon, mas madali mo siyang maiuwi. Haharangin sa iyo no pagdating doon. Oh, wala na, di ba na? Haharangin yun, ako sayang. Pero tita, yun bang grafting eh, may iba ibang klase ba yan? Oo naman. Kuan lang, yung maraming klase ng grafting. Pero ang karaniwan sa Kalachuchi is yung flat graft at saka V-graft. Pag V-graft, mas mabilis siyang mag-flower. Compare doon sa flat graft na papahabain mo pa yung stem niya bago siya mamulaklak. Yung V-graft is parang ganun, tapos... Apo. Pag ganun siya, tama? Oo, tapos tatalian. Tatalian. Apo. Ganun ba yung ginawa mo, Kasendo, sa yung ano, fig tree, big graft? Ganun din, ganun din. Oh, ganun din. Ah, parang yun yata ang pinaka, ano, popular, saka ideal. Pero, lagi mo kasi sinasabi, tita, Kalachuchi. Ang tanong ko, sa Kalachuchi ba talaga madalas itong grafting o meron pa ibang mga bulaklak na pwedeng gamitan ito? Ah, nag-graft din ako ng bougainvillea kasi meron ding mga hybrids na bougainvillea. Eloisa, alam mo ba na babanggit mo yung bougainvillea tsaka yung Thailand? Alam mo ba na ang mga unang dumating na imported ng Thailand na bougainvillea ay galing sa Pilipinas? Wow! Oo! Oh! Yes, kasi may nakakwentuhan akong mga nasa ganyan. Sa export ng mga yung aquarium fish at tsaka yung bougainvillea yung mga halaman. Mm-mm. Tayo ang unang nag-export sa kanila ng bougainvillea. Tapos bibili din natin. Oo, tapos napaganda na lang uli nila. Ay, maganda to na meron tayong grafting na tinatawag. Malay mo, Doki, makapagpaganda pa tayo ng mas maganda kaysa sa kanila. Para sila naman ulit yung bibili sa atin. Okay. Kaya. Sa nakikita ko, tita, maraming mga naka-display ba yan sa likuran mo? Na mga bulaklak ba yan? Halaman? Halaman siya. Panidahon yan. Andun sa gawi doon yung mga kwan ko, mga bougainvillea tsaka mga adenium. Kalachuchi. Pwede mo ba kaming i-tour doon sa pinaka ano mo, sa farm mo? Diyan. Pakita mo lang sa amin kung ano yung mga meron. So, ito po yung mga una kong kinolek mga 2 years ago. From Thailand din sila. Ngayon, mga mother plants ko na. Masisipag po silang mag-supling or mag-babies. So, yung mga supling nila, na-repot ko na din, na-inventa ko na rin. Meron pa rin akong mother plant. Ito naman po yung mga kalatea natin na mga hybrid. So, galing din sila ng Thailand. Ito po yung famous na medallion, yung katulad ng kay Miss Gretchen Pulido. Medyo lush yung kay Miss Gretchen. Pero ito talaga yung mga dumadating from Thailand. Ito yung mga dahon-dahon. Ito yung mga anthurium. Anthurium variegated. Yan. So, ang price nito ngayon is nasa 2.5 pataas. Ito naman po is yung Monstera Cyan natin. Lush yung kwan. Medyo makapal. Kaya, ang pricing po niya is nasa 600 up. Yung Monstera natin, Monstera Deliciosa. So, ngayon, ang presyohan nito is nasa 5,000 up ang price niya. Thailand po. Ito po is, nabili ko lang siya ng seedlings from Thailand. So, napalaki ko na siya and pwede na siyang i-top cut at pwede na rin pambenta. Pero, maiwan pa rin sa akin yung mother plant. Dito na nagsimula ka, ilang halaman yung parang ginamit mo
Ah, dati. Nung nag-aglonema ako, ito po yung aglonema. Ayan po. Ito. Ayan. Mga mother plant po na po siya. Nag-aglonema po ako mga 4 to 3 years, 3 to 4 years na po mula nung nag-aglonema ako. Pero, bumili lang po ako parang collection lang. Ngayon po, ayan, nag-aanak na sila. Marami na rin po akong naibenta na mga babies. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito po ako para ituro kung paano ang proper way ng adenium grafting. Ngayon, ang mga gagamitin po nating mga materials is ang ating pinaka-rootstock, ang ating scion. Ito po yung mga imported graft na nanggagaling sa Thailand, Taiwan, Vietnam. So, ito po yung ipandudugtong natin dito sa rootstock. Then, kailangan po natin ng cutter, ng tissue, or kahit po mas malinis na cloth. Then, yun pong stretch tape or grafting tape. Sa mga nasa bahay lang po, pwede rin pong gumamit ng rubber band tsaka itong plastic ng yelo. Okay. Then, bawat po varieties is may ID. May mga pangalan po sila. May mga names. So, kailangan po natin ng name tag para hindi po mawala or maligaw sa ibang varieties. Kailangan din po natin ng pan-disinfect na alcohol. Okay. Kailangan po nating ikat ang rootstock. Yan. Makikita nyo, meron po siyang sap. Yung pinaka-sap niya. Yan. Kailangan pong punasan ng tissue para hindi siya mabulok. Then, eto pong scion natin, kailangan natin isprayan ng alcohol. Then, pupunasan. Ganon din po ang cutter. Sa scion po, meron tayong makikita ng mga nodes or yung mga sinasabi na buko. Kailangan po mga 2 to 3 na nodes bago ikat. Ito po. Yan. Kailangan yung nodes niya. Yan. Makikita niyo siya. Then, kailangan nyong punasan para matanggal yung dagta or yung sap. Ganon din po yung rootstock. Then, papatong lang natin. Ito po yung tinatawag na flat graft. Dito na lang po muna tayo sa plastic ng yelo. Then, rubber band. Kasi ito po yung karaniwang makikita natin sa ating mga bahay. Ngayon, ganito po. Yung kailangan, naka-hila na mabuti. Para mabilis siyang didikit. Po. Ito po yung tinatawag na flat graft. Ngayon naman po ay papakita ko kung paano gawin ang B-graft. Ngayon, kailangan nating ikat yung rootstock. Kailangan pong punasan ulit natin ng sap kasi pag hindi natin pinunasan, may tendency siya na mabulok agad. Yung scion, pati na rin yung rootstock. Kailangan natin gumawa ng cut na pa B. V. V. Ayan po. Ayan. Punasan.
Basta always use alcohol po para safe po yung magiging graft. Then, kailangan natin po nasan lagi ng tissue. Kailangan po yung sayon natin is magiging kasukat nitong rootstock na naka-V. Ganyan po siya. So, kailangan walang dahon para hindi maluluoy or lalambot yung sayon natin. Grafting tape na po ang gagamitin natin para mas madali. Kailangan po, pagka tinali nyo ang grafting tape, kailangan po walang singaw. Kasi kailangan niya mag-moist pag naitali na. Kailangan wala rin pong butas, ganun, para yung magiging graft nyo is successful. Isusupot po natin siya para magmo-moist. Karaniwan po, ito po, kung gusto nyo mas mabilis ang mag-flower yung mga adenium nyo, mas mabilis pong mag-flower ang B graft kesa sa flat graft. Yun po yung una nating pinaliwanag kanina. Tapos po, katulad po nitong rootstock natin na malaki. Marami po siyang sanga. Ngayon, pwede po natin siyang i-graft ng different varieties ng flowers. Iba-iba, may white, may red, may stripe, ganon. So, ito na po ang finished product natin ng flat graft. Ngayon, papakita ko naman po kung ano ang mangyayari niya sa kanya after 15 days. So, ito na po yung... Ayan. Ganito na po siya kalaki in 15 days. Mabilis lang talaga siya. Lalo na po pagka summer month, mas malalaki pa po yung mga leaves niya. Mas mabilis siyang bumulas kesa sa rainy day kasi... parang na-stuck yung growth niya pagdating ng tag-ulan. Ganyan po. Ayan. Sa loob ng 3 minuto ay nakagawa po tayo ng isang B graft at isang flat graft. Di ba madali lang? Nagbabalik po tayo sa Agri Ako Dyan. Kanina nag-tour tayo sa farm ni Tita Eloisa. At hindi lang yun, isinare niya din sa atin ang knowledge sa pag-graft. Ginawa nga po natin yung big graft and flat graft. So, ngayon naman tatanungin ko, Tita Eloisa, nakakadagdag ba ng value? Halimbawa, kung kalachuchi na plain lang yung bibilin ko, iba ba yung presyo na to sa kalachuchi na nag-graft na? Oo. Malaki ang pagkakaiba nila. Ang mga local na kalachuchi, let's say, sabihin natin 80 to 150 pesos. Ang mga ang mga grafted na kalachuchi, nagre-range siya ng mga, depende sa sizing yan, ha? Yung pinakita kong size sa inyo kanina na large at XL, 500 and up ang presyo. Oh, malaki siya. Grafted 80 yun. 80 to 100. 500 pag nag-graft na. Grabe. Depende pa yon kung ilang, kunyari, multi-stem siya. Yung rootstock mo is multi-stem. Ngayon, yung per stem niya, nakagraft siya ng iba. Iba-iba. Per stem, iba-iba yung graft. Mas mahal yon. 1,000 up ang pricing nun. Mas nabakuran mo lang itong farm mo? Oo. Dito lang paglabas ng bahay, yun na agad. Oo. Kaya ako, halos buong maghapon ko, puro halaman lang. Eloisa, ibulong mo lang, ha? Sige pa. Bulong mo lang.
magkano ba kinikita mo? Hindi ko na po sasabihin kung magkano, pero yun pong panggastos namin sa bahay, pambayad ng kuryente, pambaon ng mga anak ko sa school last year, ay mga ibang years pa, kaya ko pong kitain yon. At saka pambili ng kotse taon-taon. kwan po yun, mga kwan pa, mga ilang months pa yon, kasi mag-o-open po po ako ng bagong garden sa Santa Rosa para makabili ng sasakyan. Sa mga tuwid, sa mga tuwid series na to, no? Sa mga tuwid, may future dyan sa ganyang pag-venture sa agri natin, tama ba? Opo. Magbibida po ako ng yung pong, meron po akong mga kakilala na mga nagro rootstock. Sa isang season po, kunyari yung isang buong summer, nag-harvest po sila ng more than mga 50,000 rootstock. Sa loob po nung summer na yon, bago mag-end ang summer, nakapaglabas siya ng isang van. Oh. Kita lang niya yon, kita lang niya yon sa buong isang summer. Cash. In cash yon. Magkano naman ang naging puhunan niya bago niya inilab nag-profit siya ng halagang isang van? Magkano naman naging puhunan niya doon? Kasi po, yung pong rootstock, ang maganda po kasi doon, farmer po siya ng rootstock. May mga seeds po, bumibili po sila ng mga seeds, kunyari, let's say, mga 50,000, ipupunlap po nila yon. Then, okay. After 8 months, igagraph nila yon. Okay. Igagraph po nila yon. Then, after 2 months, bebenta na nila yon. 250,000. Tapos isang van ang kapalit, Doksosi. Alam mo, Amy, may dagdag ko lang, ano, Kasendo. Ang halaman, ang kagandahan ng halaman, majority ng halaman, pag hindi nabibili at tuloy-tuloy na nasa iyo, lumalaki, gumaganda ang value. Yeah. Hindi katulad sa Kasendo, sa itlog. Itlog ng pugo, itlog ng manok. Sa broiler, sa baboy, nag-oversize eh. Bumababa ang presyo. Sa halaman, majority pataas, tama po ba yan? Yeah, totoo yan. Yung durian na puno ko, dati, nabili ko yan na 200 pesos, mga 1 feet. Umabot ng 2 years. Umabot na lang 6 feet. Nabenta ko ng 5,000. Ganon? Wow! Kaya makita mo. Ano, maganda yun, no? Yung mga puno, walang lugi. Ibig sabihin, basta may magdidilig, may magbabantay, wala kang lugi. So, ang pangalan po ng garden namin is Soligam Adenium Garden na matatagpuan sa Gabaldon, Nueva Ecija. Pwede nyo po kaming i-PM sa aming page, Soligam Adenium Garden, or kahit po sa aking FB account, Eloisa Esteban Soligam, kahit sa ating bakuran, sa ating bahay, ay pwede tayong magnegosyo at kumita. Kaya mag-agree na tayo. Ayan, nakasama po natin si Miss Eloisa Soligam para sa ornamental plant farming. So, ang dami natin natutunan. Kasendo and Doc Sosi. Yung grafting, and saka yung mga presyo ng mga halaman, nakakalula na ngayon, no? Oo, okay. Grabe pala yan, so, grabe. Nagiging 500 pa. Oo, nakakalula. Pero ito maganda pong opportunity para sa ating mga kasamang gusto pong pumasok sa ganitong klaseng negosyo. Sabi nga, nasa bakuran lang po ito . Paglabas mo ng bahay, hindi ka naman mamasaheros, kumikita ka na. Ganyan. Lalo ngayon. May pera sa bakuran, sabi nga nila. Napaka makabuluhang araw na naman ito para sa atin. Ang dami ko pong natutunan.
Maraming salamat po, Kasendo. Maraming salamat, Doc Sosi. And sa ating guest na si Miss Eloisa Soligam, maraming maraming salamat po. Salamat, salamat. Ang agree ako dyan.